Sa probinsya ng Camarines Sur, matatagpuan ang isang lumang simbahan na tila ba'y kinuha mula sa isang lumang larawang buhay pa rin hanggang sa ngayon. Ang makapal nitong mga pader ay gawa sa mga bato na kinikilala ng mga lokal na mula pa sa panahon ng mga Kastila. Ang mga bintana nito ay mayroong mga makukulay na vitral na kapag natamaan ang sinag ng araw ay nagiging parabang pintura sa hangin, nagpapakita ng mga makukulay na imahe ng mga santo at anghel ng Katoliko. Sa kabila ng kalumaan, maganda pa rin ang itsura ng simbahan. Meron itong isang kampana na nakaangat sa isang mataas na kampanaryo. Ngunit madalang na lamang itong ginagamit dahil sa takot na baka masira na. Malapit sa simbahan ay nakatira ang isang grupo ng mga batang palaboy. Isa na rito si Ernesto, isang batang 12 taong gulang na mayroong mga mata na puno ng kislap ng pag-asa sa kabila ng kanyang kalagayan. Si Ernesto ang kinikilalang pinuno ng kanilang grupo na binubuo ng 5. Kasama niya si Pedring, Taba, Minda at Mariel. Si Pedring ay isang masayahing bata na lagi na lang may baon na kwento o biro. Mahilig siyang maglaro ng mga simpleng larong kalye na walang ibang kailangan kundi ang imahinasyon. Sa kabila ng kanyang kakulitan, palaging nasa tamang lugar ang kanyang puso. Si Taba naman, na ang tunay na pangalan ay Andres, ay isang batang may malaking pangangatawan. Kaya binansagan siya ng kanyang mga kaibigan bilang Taba. Sa likod ng kanyang malaki at matipunong katawan ay may isang pusong malaanghel. Mahilig siyang tumulong sa mga nagtitinda sa palengke, lalo na ang mga matatanda. Kahit paminsan ay walang kapalit na bariyang kanyang tatanggapin. Si Minda ay isang batang may maitim na balat, malaking mata at kulot na buhok. Palagi siyang tahimik ngunit mabilis kumilos. Siya ang pinakamagaling sa paglilinis ng kalsada, palaging natatapos ng mabilis at maayos ang kanyang trabaho. Kahit na siya ay tahimik, mababaka sa kanyang mga mata ang pagmamahal at malasakit sa kanyang mga kaibigan. Sa kanilang lahat, si Mariel ang labis na naiiba. Kahit na palaboy lamang, ay kapansin-pansin ang kanyang kagandahan, makinis ang kanyang mukha at mistisa. Kahit pa madalas na babalot ng dumi at putik, ang kanyang ganda ay hindi may tatago. May mapagkakataon na natutulala ang mga tao sa kalsada kapag siya'y dumadaan. Subalit sa kabila ng kanyang panlabas na anyo, isang mapagkumbaba at mabait na bata si Mariel. Araw-araw nagsisimula ang kanilang araw sa pagbisita sa simbahan. Iba't iba man ang kanilang itsura, pag-uugali at katangian, pare-pareho silang may malalim na pananalig sa Panginoon. Umaga pa lamang bago magtrabaho, sila ay dumadaan sa simbahan upang manalangin at humiling ng gabay at proteksyon. Sa gabi naman, bago matulog ay muling bumabalik sa simbahan upang magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap nila sa araw na iyon. Isang umaga bago magtrabaho, nagtipon-tipon ang grupo sa harap ng simbahan. Si Ernesto na palagi mayroong planong ginagawa para sa kanilang araw ay nagsalita. Mga kasama, manalangin muna tayo bago tayo magtrabaho. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa lahat ng biyaya at humiling ng gabay sa araw na ito, sabi ni Ernesto habang kinakausap ang kanyang mga kasamahan. Amen, sagot ng lahat habang nananalangin, sabay-sabay na yumuko at pumikit. Matapos manalangin, kanya-kanyang trabaho na ang grupo. Si Ernesto at Taba ay naglako ng sampagita sa may plaza. Si Pedring naman ay tumulong magbuhat ng mga paninda sa palengke, habang si Minda ay naglilinis ng mga kalsada. Si Mariel naman ay tumulong sa isang matandang tendera ng prutas. Sa kabila ng hirap ng kanilang trabaho, palaging nakangiti ang bawat isa sa kanila. Masaya sa simpleng mga bagay. Sa kabila ng init ng araw, walang reklamo sa kanilang mga bibig. Para sa kanila, ang bawat araw ay isang biyaya. Si Ernesto, sa kanyang pagiging pinuno, palaging sinisiguradong magkakasama silang lahat tuwing oras ng pagkain. Halina mga kasama, kumain na tayo. Tawag ni Ernesto sa kanilang lahat. Sa likod ng simbahan, nagtipon-tipon silang 5 upang sabay-sabay na kumain. Sa tabi ng isang malaking puno, inilatag ni Ernesto ang mga nabiling pagkain. Simpleng kanin at tuyo, ngunit para sa kanila, ito ay isang piging. Salamat Ernesto, ang dami nating nakuha ngayon ah, sabi ni Pedring habang kumakain. Oo nga Ernesto, malaki-laki rin ang kinita natin ngayon. Dugtong pa ni Taba na abala sa paghihintay ng tuyo. Kahit mahirap, masaya pa rin tayo kasi magkakasama tayo. Sabi ni Minda na bihirang magsalita ngunit palaging may tamang sinasabi. Tumingin si Mariel sa kanyang mga kaibigan. Mabuti na lang talaga at magkakasama tayo. Salamat sa inyo mga kaibigan, malambing na sabi ni Mariel.
ano pa nga bang magagawa natin kundi magpasalamat? Sabi muli ni Ernesto habang merong ngiti sa kanyang labi. Basta't sama-sama tayo, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok. Matapos kumain, nagkwentuhan pa ang grupo. Palaging may bagong kwento si Pedring na nagpapatawa sa kanilang lahat. Si Taba naman ay laging handa sa mga hirit na nakakatawa. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, masaya pa rin sila dahil sa kanilang samahan. Habang unti-unting lumubog ang araw, nagtipon muli ang grupo sa harap ng simbahan. Bago matulog, nanalangin muli sila upang magpasalamat sa araw na iyon. Ang kanilang simpleng buhay sa kabila ng kahirapan ay punong-puno ng pagmamahalan at pagkakaibigan. Sa kanilang bawat panalangin, naglalagay sila ng pag-asa na isang araw, darating ang panahon na mas maginhawa na ang kanilang buhay. Ang gabing iyon ay isa na namang karaniwang gabi para sa kanila. Matapos manalangin, isa-isa na silang pumasok sa kanilang munting tulugan sa likod ng simbahan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, naramdaman nila ang presensya ng kanilang mga kaibigan at ang pagmamahal ng Diyos. Sa kanilang pagtulog, daladala nila ang pag-asa at pananampalataya na bukas, isang bagong araw na naman ng pakikipagsapalaran at panalangin ng kanilang haharapin. Sa kanilang panaginip, hindi nila alam ng simbahan na kanilang kinikilala at pinananampalatayanan ay may tagong lihim na magbibigay ng kilabot at pagtataka sa kanilang lahat. Ngunit para sa gabing iyon, sapat na ang masayang pagsasama at ang pagkakaibigan upang magbigay ng init at kapanatagan sa kanilang mga puso. Nagpatuloy ang buhay nila Ernesto sa lansangan at ang araw-araw nilang pakikibaka para mabuhay ay naging karaniwang senaryo na sa kanilang musmos na buhay. Walang reklamo sa bibig ng bawat isa. Ang kanilang araw ay laging puno ng trabaho at pananalig. Ngunit isang araw, isang malupit na pagsubok ang dumating sa kanilang grupo. Si Taba, sa kanyang malaking pangangatawan at pusong malaanghel, ay laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Isang araw habang naglilinis ng kalsada, nakakita siya ng isang matandang palaboy na hirap sa pagtulak ng kariton na puno ng mga kalakal. Agad siyang lumapit upang tumulong. "Tulungan na kita, Tay," sabi ni Taba habang kinukuha ang hawakan ng kariton mula sa matanda. "Salamat, anak," sagot ng matanda na bakas ang pagod sa mukha. "Mahina na kasi ako pero kailangan ko pang maghanap buhay." Kahit na mabigat ang kariton, ipinakita ni Taba ang kanyang lakas. Sa kabila ng kanyang batang edad, may angkin siyang tibay ng katawan. Habang nagtutulak, nagkwentuhan sila ng matanda. "May pamilya ka ba, Tay?" tanong ni Taba. "Wala na, anak. Matagal na silang wala," sagot ng matanda na may lungkot sa boses. "Ikaw, mukhang may mga kasama ka." "Opo, Tay. Kasama ko po ang mga kaibigan ko, kaming lima. Nagsusumikap po kami para mabuhay araw-araw." Matapos nilang maitabi ang kariton sa isang ligtas na lugar, iniabot ng matanda kay Taba ang isang piraso ng tinapay. "Pasalamat ko ito sa iyo, anak. Kainin mo at sana makatulong." "Ay, salamat po, Tay," sabi ni Taba habang tinatanggap ang tinapay. Sa gutom at pagod, hindi na napansin ni Taba ang maliit na amag sa gilid ng tinapay. Kinagabihan habang nagtitipon ang grupo sa likod ng simbahan, nagsimulang manghina si Taba. "Masama yata ang pakiramdam ko," sabi niya kay Ernesto habang humihiga sa kanilang munting sapin. "Siguro kailangan mo lang magpahinga," sagot ni Ernesto. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalong lumalala ang kalagayan ni Taba. Nilalagnat siya at nagsusuka na ikinabahala ng kanyang mga kaibigan. "Ernesto, anong gagawin natin? Hindi natin kayang bilhan ng gamot si Taba," sabi ni Mariel na may luha sa mga mata. "Subukan nating humingi ng tulong sa simbahan," sagot ni Ernesto puno ng pag-asa. Kinabukasan, nagpunta sila sa simbahan upang humingi ng tulong. Ang pare na namumuno doon, si Padre Damaso, ay kilalang masungit at istrikto. Pagpasok pa lamang nila Ernesto sa loob ng simbahan, agad silang sinalubong ng malamig na titig ng pare. "Anong kailangan nyo rito?" tanong ni Padre Damaso, bakas ang iritasyon sa boses. "Padre, may sakit po ang kaibigan namin. Kailangan po namin ng gamot," pakiusap ni Ernesto, pilit na hinahawakan ang kanyang emosyon. "Wala akong pakialam sa inyo. Lumayas kayo dito. Hindi ito bahay ampunan," sigaw ni Padre Damaso na labis na ikinasama ng loob ng mga bata. "Pero Padre, nagmamakaawa po kami," sabi ni Minda, halos maiyak na. "Sinabi nang lumayas kayo, di ba? Nagkakalat lang kayo rito eh," dagdag pa ni Padre Damaso bago sila pinalayas. Malungkot na umalis sila Ernesto. Bit-bit ang kanilang bigong pag-asa.
Nang gabing iyon habang patuloy na nilalagnat si Taba, umiyak ang ilan sa kanilang grupo dahil sa mga pangyayari at masakit na sinabi sa kanila ng pari. Masyado namang masama si Padre Damaso, sabi ni Pedring, habol ang kanyang mga luha. Nananalhangin naman tayo araw-araw ha, pero bakit ganito? Tanong ni Mariel na ngayon ay humihikbi na. Baka sinusubukan lang tayo ng Diyos, sabi ni Ernesto, pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang mga kaibigan. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, meron pa ring mga taong may mabubuting puso. Ang isang matandang tendera ng prutas na kilala nila, si Aling Nena, ay nakakita sa kanilang kalagayan. Anong nangyari kay Taba? Tanong ni Aling Nena nang makita ang grupo sa kalsada. Nilalagnat po siya, Aling Nena. Wala po kaming pambili ng gamot. Sagot ni Ernesto, bakas ang pag-aalala sa mukha. Sandali lang, may gamot ako rito. Sabi ni Aling Nena habang nagmamadaling bumalik sa kanyang tindahan. Pagbalik niya, may dala na siyang gamot para kay Taba. Salamat po, Aling Nena. Sabi ni Ernesto habang tinatanggap ang gamot. Malaking tulong po ito. Walang anuman mga anak. Manalangin lang kayo at magtiwala sa Diyos. Sabi ni Aling Nena na may ngiti sa labi. Makalipas ang isang araw ng pagpapahinga at pag-inom ng gamot, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Taba. Sa wakas, bumalik na rin ang kanyang lakas. Salamat sa Diyos at gumaling ka na Taba. Sabi ni Ernesto habang yakap si Taba. Oo nga, salamat sa inyo at kay Aling Nena. Sagot ni Taba na ngayon ay may ngiti na sa labi. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, hindi nawala ang kanilang pananalig at pag-asa. Ang bawat araw isang patunay ng kanilang katatagan at pagmamahal sa isa't isa. Patuloy silang lumalaban. Kasama ang kanilang pananalig na ang bawat pagsubok ay may katapusan at bawat gabi ay susundan ng isang bagong umaga. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay nila Ernesto sa lansangan. Sila ay nagsusumika pa rin araw-araw at sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy silang nananalig sa Diyos. Araw-araw pa rin silang pumupunta sa simbahan upang manalangin. Isang umaga, habang sila ay nakaluhod at taimtim na nananalangin, lumapit si Padre Damaso. Bakit pa kayo nandito? Paulit-ulit na kayo nagkakalat dito sa simbahan ha? Lagi ko na kayo napapansin. Sabi ni Padre Damaso na may galit sa kanyang boses. Napatigil ang grupo at sa kanilang pag-angat ng mga mata, nakita ni Padre Damaso si Mariel. Napako ang tingin ng pare sa batang babae. Baka sa kanyang mukha ang paghanga. Ikaw, tinuro ni Padre Damaso si Mariel. Gusto mo bang maglingkod sa simbahan? Bagay sa iyo ang maging alagad ng Diyos. Nag-aatubili si Mariel, halatang takot sa titig ng pare. Hindi po, Padre, pasensya na po pero hindi ako pwede. Naku, sayang naman, sabi ni Padre Damaso. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi nawala sa mukha ni Mariel. Sa mga sumunod na araw, napansin ng grupo ni Ernesto na naging kakaiba ang kilos ni Padre Damaso. Dati-rati ay masungit at laging galit ang pari. Ngunit ngayon ay tila ba naging mabait ito? Madalas silang binibigyan ng pagkain ng pari at inaaya pang maglingkod sa simbahan. Mga bata, kumain na kayo. Ito, tinapay at prutas. Sabi ni Padre Damaso habang inaabot ang mga pagkain. Mabuti na lang at may pagkain na tayo. Bulong ni Ernesto sa kanyang mga kaibigan. Ngunit halata ang kanilang pagdududa sa bigla ang pagbabago ng pari. Salamat po, Padre. Sabi ni Pedring. Ngunit ramdam niya ang kakaibang pakiramdam sa kanilang sitwasyon. Bakit kaya biglang naging mabait si Padre Damaso? Tanong ni Minda habang sila'y nag-uusap sa kanilang tagpuan sa likod ng simbahan. Ewan ko pero parang may kakaiba. Dati galit na galit siya sa atin. Sagot ni Taba na ngayon ay gumaling na mula sa kanyang sakit. Mag-ingat na lang tayo. Sabi ni Ernesto. Huwag tayong magpapadala sa mga binibigay niya. Tanggapin natin ang pagkain pero huwag tayong maglingkod sa simbahan. Dahil sa kanilang nararamdamang takot at pagdududa, napagdesisyonan ng grupo na lumayo muna sa simbahan. Sila'y natutulog sa mas malayong lugar, palipat-lipat upang hindi madaling matagpuan. Isang araw habang naglalako ng sampagita sina Ernesto at Mariel sa palengke, nilapitan sila ng isang tendera. Mga bata, bakit hindi kayo kinukuha ng gobyerno? Ang dami niyang palaboy dito. Tanong ng tendera na may bakas ng awa sa mukha. Narinig po namin mula sa iba pang mga palaboy na matapos silang kunin ang mga tauhan ng gobyerno ay agad din silang pinapaalis sa ampunan dahil sa limitado lamang ang mga espasyo doon. Sagot ni Ernesto. Malungkot na tinatanggap ang katotohanan. Oo nga po, dagdag ni Pedring na ngayon ay lumapit na rin sa kanila. Tatlong araw po akong hindi nakakain sa ampunan.
Kinuha po ng mga mas matanda sa akin ang mga pagkain ko. Grabe naman pala, kaya para ayaw niyong pumunta roon, sabi ng tendera habang umiiling. O ito, kunin niyo na lang itong tinapay at tubig baka sakaling makatulong. Ay naku, maraming salamat po, sabay-sabay na sabi ng mga bata. Habang naglalakad pa uwi, nagkwentuhan ng grupo tungkol sa kanilang makakaranasan. Alam niyo, mutik na rin akong kunin dati ng gobyerno, sabi ni Minda. Pero nung nakita ko na pinapalis lang rin nila yung mga bata, hindi na ako sumama. Oo nga, mas mahirap pa sa ampunan, sagot naman ni Taba. Mas gusto ko pang nasa kalsada tayo kahit mahirap, magkakasama naman tayo. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang pansamantalang tulugan, naramdaman nila ang init ng kanilang samahan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pagkakaibigan ang siyang nagbibigay lakas at pag-asa sa bawat isa. Alam niyo, kahit ganito ang buhay natin, masaya pa rin ako dahil magkakasama tayo, sabi ni Mariel na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Tama ka Mariel, kahit anong mangyari basta't magkakasama tayo, kaya natin ito, sagot ni Ernesto na may ngiti rin sa kanyang mukha. Ang kanilang buhay sa lansangan ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo silang magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang kalagayan, patuloy ang kanilang pananalig na balang araw. Darating din ang panahon na mas maginhawa na ang kanilang buhay. Sa mga sumunod na araw, patuloy silang naging maingat sa kanilang mga kilos. Lagi nilang iniisip ang kanilang kaligtasan at pilit na iniiwasan na ang anumang masama. Ang kanilang buhay sa lansangan ay tila ba isang walang katapusang pakikibaka. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ang siyang nagsisilbing liwanag sa madilim na daan na kanilang tinatahak. Isang araw habang nagtitinda ng sampagita si Mariel sa lansangan, tila ba nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Parang may matang nagmamasid sa kanya. Sinusundan ang bawat galaw niya. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang malamig na titig na iyon na nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Agad niyang sinabi ito kay Ernesto pagbalik niya. Ernesto, parang may nagmamasid sa akin kanina habang nagtitinda ako, sabi ni Mariel, halata ang takot sa kanyang boses. Kaninong mata? Tanong ni Ernesto, bakas ang pag-aalala. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ito. Oo nga, baka naman guno-guno mo lang. Pero para sigurado Minda, samahan mo na si Mariel bukas. Mas mabuti nang mag-ingat, sabi ni Pedring na naglalabas ng pagkain mula sa kanilang munting lagayan. O sige Ernesto, sasamahan ko siya para mabantayan natin ang isa't isa, sagot ni Minda na palaging handang tumulong sa kanyang mga kaibigan. Lumipas ang isang araw na walang anumang masamang nangyari kay Mariel. Kinagabihan, nagtipon-tipon muli ang grupo at nag-usap-usap. Siguro nga, guni-guni lang yun ni Mariel. Wala tayong nakitang kakaiba, sabi ni Taba habang umunguya ng tinapay. Pero salamat pa rin Minda sa pagsama mo sa akin, sagot ni Mariel na ngayon ay bahagyang kalmado na. Anong pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Ernesto habang naghahanda ng manalangin. Okay na ako, siguro nga pagod lang ako kahapon kaya ganoon, sagot ni Mariel. Ngunit may bakas pa rin ng takot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nagpatuloy muli ang kanilang buhay. Sa pagsapit ng tanghali, habang nagtitipon para sa kanilang munting tanghalian, napansin nila na wala pa si Mariel. Asan si Mariel? Tanong ni Ernesto na ngayon ay nag-aalala na. Hindi ko na siya sinamahan kanina, sabi ni Minda. May tinulungan akong tindere. Akala ko naman okay na siya at guno-guno lang yung naramdaman niya kahapon. Saan siya nagtinda kanina? Tanong ni Pedring na ngayon ay halata na rin ang pag-aalala. Sa may plaza, sa paborito niyang pwesto, sagot ni Minda. Halos mayak na. Hindi ko naman akalaing mawawala siya. Nagmadali silang naganap kay Mariel sa buong maghapon. Naglibot sila sa mga kalye, nagtatanong sa mga tendera, ngunit walang nakakita sa kanya. Ang bawat kanto, bawat sulok, kanilang sinuyod, ngunit tila ba naglaho na parang bula ang kanilang kaibigan. Nakita niyo ba si Mariel? Tanong ni Ernesto sa isang tendera. Hindi iyo, wala akong nakitang babae dito kanina, sagot ng tendera na halata rin ang pag-aalala. Kinagabihan, lalo pang lumalim ang kanilang pag-aalala. Sa bawat oras na lumilipas, lalong bumibigat ang kanilang dibdib. Ernesto, dapat na siguro tayong magsumbong sa mga otoridad, sabi ni Minda na ngayon ay nanginginig na sa takot. Alam natin na hindi nila tayo tutulungan, sabi naman ni Pedring, pilit na pinapalakas ang loob ni Minda. Palabi lang tayo sa mata nila, walang alaga. Mahalaga tayo, sabi ni Ernesto na ngayon ay umiiyak na rin. Hanapin pa rin natin siya, huwag tayong sumuko. Sumapit ang gabi at hindi pa rin bumabalik si Mariel. Hindi magawang makatulog ni Ernesto noong gabing iyon.
Kailangan natin siyang hinapin. Hindi ko kayang mawala siya. Sabi ni Ernesto habang tumayo mula sa kanilang munting tagpuan. Ernesto, maiiwan ako rito. Baka sakaling bumalik siya. Sabi ni Minda na ngayon ay pinipilit ang tapang sa kabila ng kanyang takot. Sige Minda, bantayin mo rito, kami ni Napidring ang maglilipot. Sabi ni Ernesto. Huwag kang mag-alala, babalik kami. Naglibot silang tatlo sa paligid ng simbahan. Sinuyod ang bawat sulok ng palengke. Nagtanong-tanong sa mga taong nakakasalubong. Ang kanilang mga tinig at sigaw ay nag-e-echo sa katahimikan ng gabi, puno ng pag-aalala at pag-asa. Mariel, nasaan ka na? Sigaw ni Pedring na halos mawalan na ng boses. Wala dito, Ernesto. Sabi ni Taba, humihingal na sa pagod. Saan pa kaya natin siya hahanapin? Patuloy lang tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sabi ni Ernesto na ngayon ay bakas ang takot at pagod sa kanyang mukha. Ang kanilang bawat takbang ay puno ng kaba at takot. Ang kalsadang dati nilang nilalakara na puno ng saya ay tila naging madilim at nakakatakot. Ang bawat liko sa bawat pagdungaw sa madilim na kanto, umaasa silang makikita nila si Mariel. Ngunit wala. Baka bumalik na siya kay Minda. Sabi ni Pedring, pilit na umaasa. Balikan natin si Minda, baka nandun na siya. Sagot ni Ernesto na ngayon ay halos mawala na rin ang pag-asa. Pagbalik nila sa kanilang tagpuan, nakita nilang nag-aabang si Minda. Ngunit walang Mariel na kasama. Wala pa rin siya. Sabi ni Minda, halos hindi na makinga sa kaba at takot. Hindi magawang makatulog nila Ernesto noong gabing iyon. Ang bawat oras na lumilipas ay tila ba isang dagok sa kanilang puso. Ang kanilang grupo na dati puno ng saya at pag-asa, ngayon ay nababalot na ng takot at pangamba. Nasaan ka na, Mariel? Bumalik ka na, kailangan ka namin. Bulong ni Ernesto habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Ang kanilang paghanap kay Mariel ay nagpatuloy hanggang sa pagpatak ng liwanag. Ang bawat sulok ng lansangan ay kanilang sinuyod. Ang bawat tao ay kanilang tinanong, ngunit tila ba naglaho na si Mariel na parang bula. Sa bawat hakbang nila, ramdam nila ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy silang umaasa na darating ang araw na muli nilang makakapiling ang kanilang kaibigan. Lumipas ang tatlong araw at patuloy pa rin ang pag-asa at paghahanap nila Ernesto kay Mariel. Hindi sila makapaniwala na wala pa rin balita sa kanilang kaibigan. Kahit ang mga tindera na nagpapatulong sa pagtitinda ng sampagita ay nagtataka na rin sa pagkawala ni Mariel. Bakit hindi pa siya nagpapakita? Tanong ng isang tindera na madalas bigyan ng trabaho si Mariel. Hindi po namin alam ate. Patuloy po namin hinahanap pero wala pa rin kaming balita. Malungkot na sagot ni Ernesto. Kapag may oras mula sa kanilang trabaho, patuloy silang naglilibot sa kalsada. Naghahanap sa bawat sulok at nananalangin na sana'y makita na nila si Mariel. Sa kanilang mga panalangin, palagi nilang sinasama ang pagnanais na muling makapiling ang kanilang kaibigan. Panginoon, gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kaming mahanap si Mariel. Bulong ni Ernesto habang nakuluhod sa harap ng altar. Napansin nila sa mga nakaraang araw, tuwing umaga, eksakto kapag nagigising sila para magsimba, ay tumutunog ang kampana ng simbahan. Maging sa gabi bago sila matulog ay muling tumutunog ito. Napansin niyo ba yun? Tanong ni Taba. Tuwing umaga at gabi, eksaktong oras ng pagsimba natin, tumutunog ang kampana. Oo nga, parang kakaiba. Sagot naman ni Minda. Siguro may kinalaman lang ito sa balitang popondohan ng gobyerno ang simbahan. Baka gusto nilang ipakita na aktibo ang simbahan. Mula nang mawala si Mariel sa kanilang grupo, naging mas masungit muli si Padre Damaso sa kanila. Kung dati-rati, galit lang siya kapag nakikita silang pumupunta sa simbahan, ngayon ay talagang pilit na silang pinapalayas. Uy, ano na naman ginagawa niyo dito? Lumayas kayo! Ayoko kayong makita rito! Sigaw ni Padre Damaso isang umaga nang sila'y papasok sa simbahan para manalangin. Pero Padre, mananalangin lang po kami. Sabi ni Ernesto, pilit na nagmamakaawa. Sinabi nang lumayas kayo eh! Muling sigaw ng pari. Halos itulak na sila palabas ng simbahan. Dahil dito, lalong naging mahirap ang kanilang pagtatrabaho at paghahanap kay Mariel. Ang bawat araw ay tila isang pakikibaka na puno ng kaba at pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila nawala ng pag-asa. Sa nga po, habang nagtitinda ng sampagita si Pedring, napagdesisyonan niyang kausapin si Ernesto tungkol sa kanilang sitwasyon. Ernesto, sa tingin ko kailangan na nating itigil ang paghahanap kay Mariel. Sabi ni Pedring na bakas ang pag-aalala at lungkot sa muka.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ernesto, halatang hindi makapaniwala sa narinig. Baka naman naglayas lang siya. Baka hindi niya nakaya ang buhay sa lansangan. Sagot ni Pedring, pilit na pinapaliwanag ang kanyang punto. Kailangan nating mag-focus sa trabaho para makasiguro tayo nakikita pa tayo ng pera. Naglayas? Hindi ganoon si Mariel. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Galit na sabi ni Ernesto. Kahit anong mangyari, hahanapin natin siya. Ernesto, nagpapakarealistiko lang ako. Wala na tayong makikitang tulong mula sa ibang tao. Palabi lang tayo, sabi ni Pedring. Pilit na kalmado. Huwag mo akong turuang sumuko, Pedring. Hindi kita maintindihan, sagot ni Ernesto bago tuluyang umalis, puno ng galit at sama ng loob. Ernesto, sandali lang, tawag ni Taba na agad sumunod kay Ernesto. Pabayaan mo na siya. Tulungan na lang kita. Salamat, Taba, sagot ni Ernesto habang pilit na tinatago ang luha. Habang naglalakad sila ni Taba, naiwan naman si Naminda at Pedring sa kanilang tagpuan. Pedring, alam kong mahirap ang sitwasyon natin pero hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Minda, pilit na pinapalakas ang loob ni Pedring. Alam ko, Minda, pero natatakot lang ako na baka wala na tayong mahanap na solusyon, sagot ni Pedring, bakas ang kalungkutan sa muka. Magtiwala tayo kay Ernesto. Alam niya naman ang ginagawa niya, sabi ni Minda habang hawak ang kamay ni Pedring. Habang patuloy na naglalakad si Ernesto at Taba, sinuyod muli nila ang bawat sulok ng kanilang lugar. Nagtanong-tanong sila sa mga tendera, mga nagtitinda ng prutas at maging sa mga palengke, ngunit wala pa rin talagang makapagsabi kung nasaan na si Mariel. Mariel, hanggang kailan ka ba namin hahanapin? Nasaan ka na? Sigaw ni Ernesto. Halos mawala na ng boses sa kauulit ng pangalan ng kanilang kaibigan. Ernesto, magpatuloy lang tayo, hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Taba, pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang kaibigan. Lumipas pa ang ilang mga araw, at sa wakas ay nagkasundo na rin si Ernesto at Pedring. Alam nila na sa lansangan sila-sila lamang ang magkakasama, at hindi nila kakayanin ang magkaroon ng pagtatalo at maghiwalay. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, mas pinili nilang magkaisa para sa kapakanan ng kanilang grupo. Patuloy ang kanilang araw-araw na buhay sa kabila ng mga pagsubok. Patuloy ang pagtunog ng kampana ng simbahan tuwing umaga at gabi. Kalaunan, napagtanto ni Ernesto na nagsimula ang pagtunog ng kampana noong nawala si Mariel. Napansin din niya na eksakto itong tumutunog tuwing magsisimba sila sa umaga at gabi. Dito na siya nagkaroon ng hinala sa posibleng sinapit ni Mariel. Pedring, napapansin mo ba? Tuwing umaga at gabi lang tumutunog ang kampana, sabi ni Ernesto, ngunit hindi niya sinabi ang kanyang hinala. Hindi ko napapansin yun, Ernesto. Baka naman nagkakataon lang, sagot ni Pedring habang inaayos ang kanilang mga paninda. Siguro nga, sabi ni Ernesto. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may kakaiba. Nagdesisyon siyang imbestiga nito ng mag-isa para kung sakaling mahuli siya, siya lamang ang mapapahamak at hindi ang kanyang mga kaibigan. Ilang araw niyang sinubukan na palihim na hanapin ang daan paakyat ng kampana ng simbahan habang patuloy siyang nagtatrabaho. Sa bawat pagkakataon, tahimik siyang nagmamasid at nag-iisip ng plano. Hanggang sa kalaunan, natukoy rin niya ang posibleng daanan. Isang tagong gusali sa likod ng simbahan ang kanyang natuklasan na tila ba nakokonekta paakyat sa kampana. Isang tangali, nagdesisyon si Ernesto na subukin ang kanyang hinala. Habang walang masyadong tao sa paligid, palihim siyang lumapit sa tagong gusali. Dahan-dahan siyang pumasok at sinimulang akyatin ang hagdan. Ngunit bago pa man siya makarating sa itaas, biglang narinig niya ang isang malakas na boses. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Padre Damaso na halos sumabog ang boses sa galit. Napahinto si Ernesto at tumingin sa pari. Pasensya na po, Padre. Curious lang po ako sa gusali, sagot ni Ernesto, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Curious? Hindi mo ba alam na bawal pumasok dito? Sabi ni Padre Damaso habang papalapit kay Ernesto. Walang katarungan ang pagpasok mo rito. Hinawakan ng pare ang tenga ni Ernesto at piniga ito ng malakas. Aray po, masakit po, Padre, sigaw ni Ernesto habang pilit na tinatanggal ang kamay ng pare. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Tanong ni Padre Damaso na hindi tinatanggal ang pagkakahawak sa tenga ng bata. Talagang curious lang po ako, sigaw ni Ernesto, pilit na hindi pinapakita ang kanyang tunay na hinala.
wala naman po talaga akong masamang intensyon. Tinignan siya ni Padre Damaso ng matalim bago tuluyang binitawan ang kanyang tinga. Lumayas ka na rito at huwag na huwag ka nang babalik, sabi ng pare na puno ng galit. Opo, Padre, sagot ni Ernesto habang mabilis na lumalabas ng gusali. Hawak ang kanyang masakit na tinga. Habang naglalakad siya papalayo, mas lumakas ang kanyang kutob sa nilalaman ng kampana. Sa bawat takbang ni Ernesto, ramdam niya ang bigat ng kanyang hinala. Ang sakit sa kanyang tenga ay tila ba nagiging simbolo ng sakit sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi siya pwedeng sumuko. Kahit pa ang kanyang paghahanap ay nagdadala ng mas malaking panganib. Sa kanyang pag-alis mula sa simbahan, buo ang kanyang desisyon ay pagpatuloy ang investigasyon sa pagkawala ni Mariel. Kahit pa ito ay mga hulugan na mas malaki pang sakripisyo. Kinagabihan, hindi pa rin mawala-wala ang kutob ni Ernesto tungkol sa kampana at kay Padre Damaso. Habang nakahiga, paulit-ulit sa isip niya ang mga pangyayari. Hindi siya makatulog at napansin ito ni Pedring. Ernesto, may iniisip ka ba? Tanong ni Pedring habang nakaupo sa tabi niya. Mukha kang may mabigat na problema. Wala, Pedring, wag na nating pag-usapan. Sagot ni Ernesto, pilit na iniiwasan ng paksa. Alam naming may iniisip ka, sabi ni Minda. Hindi ka naman ganyan dati, sabihin mo na, Ernesto. Napabuntong hininga si Ernesto at sa wakas, bumigay sa mga kaibigan. Nahinala ako na may kinalaman si Padre Damaso sa pagkawala ni Mariel. Napansin ko na tuwing umaga at gabi lang tumutunog ang kampana. Eksaktong oras ng pagsimba natin. Nagulat sina Pedring at Minda sa sinabi ni Ernesto. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Pedring. Naisip ko baka may tinatago si Padre Damaso sa kampana. Sinubukan ko ang akyatin ng gusali kanina pero nahuli niya ako. Sagot ni Ernesto. Baka siyang pag-aalala sa mukha. Kung ganun, kailangan nating malaman ang totoo. Sabi ni Minda. Determinadong tulungan si Ernesto. Nagplano sila sa kanilang gagawin. Kinabukasan magsisimba tayo, sabi ni Ernesto. Si Minda at Taba ang kukuha ng atensyon ni Padre Damaso. Habang abala siya sa kanila, aakyatin namin ni Pedring ang kampana. Siguraduhin natin walang makakakita sa atin, sabi naman ni Taba na puno ng tapang sa kabila ng panganib. Kinabukasan, ginawa nila ang kanilang plano. Pumunta si Minda at Taba sa simbahan para magsimba, habang sina Ernesto at Pedring naman ay naghanda para akyatin ang kampana. Habang nasa loob ng simbahan, naglakad-lakad sina Minda at Taba. Siniseguradong makuha ang atensyon ni Padre Damaso. Padre, pwede po ba kaming manalangin dito sa altar? Tanong ni Minda. Bakit ba ang kukulit ninyo? Nagkakalat nga lang kayo rito eh. Sagot ni Padre Damaso. Ngunit pinilit pa rin nila Minda na makuha ang atensyon ng pari. Samantala sina Ernesto at Pedring ay tahimik na pumunta sa tagong gusali sa likod ng simbahan. Bilis, Pedring, baka makita tayo. Bulong ni Ernesto habang dahan-dahang umakyat ng hagdan. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-akyat nang biglang napansin ni Padre Damaso na kulang ang mabatang palaboy na nagsisimba. Nasaan sina Ernesto at Pedring? Tanong niya sa sarili. Naging dahilan ito para makutuban siya sa ginagawa ng mga bata. Dali-dali siyang pumunta sa gusali kung nasaan ang kampana at nakita niya sina Ernesto at Pedring na sinusubukan itong akyatin. Ano ginagawa niyo dito? Sigaw ni Padre Damaso na naglalagablab sa galit. Inampas niya ang mga bata gamit ang kanyang Biblia. Lumayas kayo rito! Aray, Padre, tama na po! Sigaw ni Ernesto habang pilit na iniiwasan ang ampas ng pari. Anong pakialam niyo rito, ha? Galit na tanong ni Padre habang patuloy na hinampas ang mga bata. Nagkaroon ng matinding kaguluhan at nagsilabasan ang mga tao mula sa simbahan. May tinatago po kayo, alam namin! Sigaw ni Pedring habang pilit na nilalayuan si Padre Damaso. Eksaktong nandoon din ang isang opisyal ng gobyerno na nagmamasid sa simbahan para makita kung karapat dapat itong pondohan para ayusin at pagandahin. Lumapit siya sa kaguluhan at sinubukang intindihin ang nangyayari. Anong nangyayari rito? Tanong ng opisyal habang sinusuri ang sitwasyon. May tinatago si Padre Damaso sa kampana, alam namin. Sigaw ni Ernesto habang nakahawak sa kanyang sugatang braso. Mga sinungaling! Wala akong tinatago! Sagot ni Padre Damaso. Pilit na tinatanggi ang kanilang mga paratang. Para matigil na ang gulo, tignan na lang natin ang kampana. Sabi ng opisyal, sinusubukan na kalamahin ang sitwasyon. Walang mawawala kung susuriin natin ito. Pilit itong pinipigilan ni Padre Damaso ngunit wala siyang magawa.
dahil mapilit ang opisyal at ang mga tao na curious na rin sa pangyayaring ito. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Wala kayong karapatan. Sigaw ni Padre Damaso ngunit walang nakinig sa kanya. Habang umaakyat ang opisyal at ang mga tao, hindi mapigilan ni Ernesto ang kaba. Ang bawat takbang ng opisyal ay tila ba pumupukaw sa kanilang mga puso. Umaasa na sana'y malaman na nila ang katotohanan at muling makapiling si Mariel. Kalaunan ay nakakaakyat na rin ang mga tao sa kampana ng simbahan. Kasama ang opisyal ng gobyerno, tahimik na nagmamasid ang lahat. May halong kaba at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Nang makalapit na sila sa kampana, nagsimulang mag-inspeksyon ang ilan sa kanila. Laking gulat nila nang makita na may batang babae sa loob ng kampana. May tao dito, tulungan niyo ako! Sigaw ng isa sa mga tao. Agad nilang tinulungan ang batang babae. Nang mabuksan nila ang kampana, isang payat at maruming Mariel ang bumungad sa kanila. Halatang matagal nang hindi nakakakain at umiiyak. Mariel! Sigaw ni Ernesto habang tumatakbo papalapit sa kaibigan. Agad siyang niyakap ni Mariel na ngayon ay umiiyak na rin. Ernesto, natagpuan mo ako. Sabi ni Mariel habang humahagulhol. Ang tagal ko nandito, akala ko hindi niyo na ako mahahanap. Hindi ka namin susukuan, Mariel. Sabi ni Ernesto habang inahaplos ang likod ng kaibigan. Ligtas ka na ngayon. Nang makita nila Ernesto na ang natagpo ang bata ay si Mariel, nagsimulang magsigawan at magbulong-bulungan ng mga tao. Anong ginagawa ng mga batang ito sa loob ng kampana? Tanong ng isa sa mga nagmamasid. Agad na lumapit si Padre Damaso. Pilit na tinatanggi ang kinalaman niya. Hindi ko alam na may bata dyan. Wala akong alam sa mga nangyayari. Sigaw niya, halatang naiirita. Padre, hindi kami naniniwala. Sabi ng opisyal na ngayon ay nakatingin ng masama kay Padre Damaso. Bakit mo pinipigilan ang investigasyon kung wala kang kinalaman? Sinabi ko nang wala akong alam, di ba? Giit ni Padre Damaso, pero wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang pagpigil sa pag-iimbestiga sa kampana ay sapat na ebidensya para masabing may kinalaman siya rito. Habang tinutulungan ng mga tao si Mariel pababa, patuloy na sinisigawan ni Padre Damaso ang mga tao. Hindi niyo naiintindihan, hindi ako masama. Dadalhin namin si Mariel sa ospital para masuri ang kalagayan niya. Sabi ng opisyal habang kinakausap ang isang tauhan. Kailangan nating malaman ang buong kwento mula sa kanya. Salamat po, sabi ni Ernesto habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Salamat at natagpuan namin siya. Bakit mo siya dinala sa kampana? Tanong ng isang residente kay Padre Damaso. Anong ginawa mo sa batang to? Wala akong ginawa, sinabi ko na. Hindi ko alam na nandyan siya. Sigaw ni Padre Damaso. Ngunit ang galit at duda sa mga mata ng mga tao ay hindi na nawala. Matapos masuri si Mariel sa ospital, dinala siya sa tanggapan ng mga opisyal para may interview sa mga nangyari. Si Padre Damaso naman ay pansamantalang hinuli ng mga opisyal para may imbestigahan din sa kanyang kinalaman sa insidente. Padre, kailangan niyong sumama sa amin. Sabi ng isa sa mga opisyal habang hawak si Padre Damaso. Wala akong kasalanan! Pinagbibintangan niyo kagad ako! Sigaw ni Padre Damaso habang sapilitang isinasakay sa sasakyan ng mga polis. Habang nasa loob ng tanggapan, kinakausap ni Mariel ang mga opisyal. Matagal na po akong nakakulong sa kampana. Hindi ko po alam kung bakit po ako dinala doon. Akala ko hindi na ako makakalabas. Umiiyak na sabi ni Mariel. Huwag kang mag-alala Mariel, ligtas ka na ngayon. Gagawin namin ang lahat para mapanagot ang may sala. Sabi ng opisyal na nag-i-interview sa kanya. Samantala, nasa labas ng tanggapan si na Ernesto at ang kanyang mga kaibigan. Puno ng pasasalamat at kaligayahan. Dahil muling nakapiling si Mariel. Buti na lang at natagpuan ka namin, sabi ni Minda habang yakap si Mariel. Oo, salamat sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Sabi ni Mariel, pilit nang umingiti sa kabila ng kanyang pagod at sakit. Huwag kang mag-alala Mariel, hindi ka na namin pababayaan, sabi ni Pedring. Kahit anong mangyari, magkakasama tayong lahat. Habang patuloy na iniimbestigahan si Padre Damaso, nabuo ang isang malalim na pagnanais sa puso ni Ernesto na labanan ng kasamaan at itama ang mga mali sa kanilang paligid. Ang kanilang pagsasama bilang mga kaibigan ay nagbigay sa kanila ng lakas at pag-asa na harapin ang anumang pagsubok na dumating. Habang naghihintay sila sa labas ng tanggapan, ramdam nila ang init ng pagmamahal at pagkakaibigan na hindi matitinag ng anumang pagsubok. Ang kanilang karanasan ay nagpatibay ng kanilang samahan at ang bawat isa sa kanila ay natutong magtiwala
at umasa na balang araw magiging maayos din ang lahat. Matapos ang pag-interview kay Mariel, nalaman ng mga opisyal ang buong katotohanan. Ikinuwento ni Mariel ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Habang nakakulong sa kampana at sa kanyang sanaysay, lumalabas ang tunay na kulay ni Padre Damaso. Dinakip po ako ni Padre Damaso. Simula ni Mariel habang umiiyak. Ikinulong niya po ako sa gusali kung nasaan po ang kampana. Madalang niyo po akong dalhan ng tubig at pagkain, halos mamatay na po ako sa gutom at uhaw. Nakakatakot po doon, madilim at malamig. Patuloy niya. Para po makahingi ng tulong, pinapatunog ko po ang kampana. Kabisado ko po kasi ang oras ng pagising at pagtulog ng mga kaibigan ko, kaya ine-eksakto ko po ang pagpapatunog sa mga oras na iyon. Habang nagsasalaysay si Mariel, hindi mapigilan ng mga opisyal at mga tao ang mapaluha. Patawad Mariel, sabi ng isang opisyal, dapat ay mas maaga ka naming natulungan. Samantala sa kabilang silid, patuloy ang pagtanggi ni Padre Damaso. Wala akong alam sa sinasabi ng batang yun, giit niya, ngunit walang naniwala. Ang sanaysay ni Mariel ay sapat ng ebidensya para masabing may kinalaman siya sa pagkakakulong ng bata. Sa ilalim ng matinding investigasyon, tuluyan nang nabuking ang mga kasalanan ni Padre Damaso. Lumabas na madalas niyang kinukuha ang pondo para sa simbahan, dahilan kung bakit hindi ito naaayos at napaparenovate. Hindi rin nakakakuha ng sweldo ang mga nagsisilbi sa simbahan dahil napupunta ang lahat ng pera sa bulsa ni Padre Damaso. Madalas niyang sinasabi na hindi sila pinopondohan ng gobyerno, ngunit ang totoo'y siya ang kumukuha ng pera para sa sarili niyang kapakanan. Dahil sobrang nagandaan ako kay Mariel, nakakita ko sa kanya. Sa wakas ay umamin si Padre Damaso. Plano ko sanang gawin siyang asawa pero hindi ko naman na sana itinuloy eh. Matindi ang naging galit ng mga tao kay Padre Damaso. Walang hiya ka! Pinagsamantalan mo ang isang inosenteng bata! Sigaw ng isang residente. Napakasama mo! Dagdag pa ng isa. Dapat kang makulong habang buhay! Habang dinadala si Padre Damaso ng mga opisyal, patuloy siyang nilalait ng mga tao. Hindi niyo naiintindihan, may dahilan ako! Sigaw niya, ngunit walang nakinig. Nang matapos ang lahat ng investigasyon, dinala na si Mariel sa ospital para masuri ang kanyang kalagayan. Habang nasa ospital, tinanong siya ng isang doktor tungkol sa kanyang karanasan. Mariel, kumusta ka na ngayon? Tanong ng doktor habang hinahawakan ang kamay ng bata. Mas okay na po ako ngayon, Dok, sagot ni Mariel. Pero hindi ko po makakalimutan ang nangyari. Habang nakaiga si Mariel sa kama, naaalala niya ang mga sandaling nakakulong siya sa kampana. Tuwing gabi umiiyak ako, hindi ko alam kung makakalabas pa ako. Bulong niya sa sarili, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Alam ko kasing darating ang araw na makikita ko ang mga kaibigan ko. Habang nagpapahinga, patuloy siyang binabantayan ng mga kaibigan niya. Mariel, nandito lang kami para sa'yo ha, sabi ni Ernesto habang hawak ang kamay ng kaibigan. Hindi ka namin pababayaan. Salamat Ernesto. Kayo ang naging lakas ko, sagot ni Mariel, pilit na umingiti sa kabila ng kanyang pagod. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Mariel. Ang kanyang mga kaibigan ay palaging nandyan para alalayan siya. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at pagmamahalan mula sa kanyang mga kaibigan. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos na ligtas na si Mariel, sabi ni Minda habang sila'y nananalangin sa simbahan. Pinakita niya sa atin na may liwanag sa gitna ng kadiliman. Oo Minda, sagot ni Pedring. Sa kabila ng lahat, hindi tayo nawalan ng pag-asa at ngayon, magkakasama na tayo ulit. Habang patuloy ang pag-aalaga kay Mariel, hindi rin tumitigil ang mga tao sa pag-aalala tungkol sa simbahan. Sinigurado ng mga opisyal na ang lahat ng pondo na nawala ay maibabalik sa simbahan. Naging mas aktibo ang pamahalaan sa pagsuporta ng mga batang lansangan at siniguradong hindi na muli mangyayari ang ganitong insidente. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan nila Ernesto at ng kanyang mga kaibigan na ang tunay na lakas ay nasa kanilang samahan at pananampalataya. Ang bawat pagsubok na kanilang hinarap ay nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan at nagbigay ng pag-asa sa kanilang mga puso. Kalaunan, napagdesisyonan ng opisyal na magpadala ng bagong pari na mamumunaw sa simbahan. Kilala si Padre Martin sa kanyang pagiging mabait at tapat sa reliyon. Isang taong siguradong hindi gagayahin ang mga masamang gawain ni Padre Damaso.
Dumating si Padre Martin sa kanilang lugar na may ngiti sa labi at may dalang pag-asa sa bawat salita. Magandang araw sa inyong lahat. Bati ni Padre Martin sa mga tao habang naglalakad siya papasok ng simbahan. Ako nga pala si Padre Martin at narito ako upang magsilbi sa inyo ng buong puso. Magandang araw din po, Padre. Sagot ng mga tao. May halong pag-asa at saya sa kanilang mga mukha. Habang patuloy ang buhay ng mga bata sa lansangan, natuklasan ng mga opisyal ang buhay nila Mariel at Ernesto. Napagdesisyonan nila na pondahan ang mga programa na tutulong sa mga batang lansangan. Tulad ng kanilang grupo, balak nilang magtayo ng mga paaralan at bahay ampunan na tunay na mag-aalaga sa mga batang tulad nila Mariel at Ernesto. Kailangan nating siguraduhin na ang mga batang ito ay may maayos na kinabukasan, sabi ng isang opisyal. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Kahit na may naiwan na trauma sa isipan ni Mariel, unti-unti niya itong nalalampasan sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Patuloy na sumusuporta at nag-aalaga sina Ernesto, Pedrin, Minda at Taba sa kanya. Laging nandyan ang mga ito para siguraduhin hindi siya nag-iisa. Mariel, lagi kaming nandito para sa iyo ha, sabi ni Minda habang yakap si Mariel. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Salamat, Minda. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ito kung wala kayo, sagot ni Mariel. May bakas ng luha sa kanyang mga mata ngunit may ngiti sa kanyang labi. Dahil sa kanyang sinapit, mas naging mabait ang mga tao kay Mariel. Madalas na silang bigyan ng mga pagkain at tulong ng mga residente. Mariel, para sa inyo to, sabi ng isang tendera habang inaabot ang isang basket ng prutas at tinapay. Kailangan niyo ito para lumakas. Maraming salamat po. Sabay-sabay na sagot ng mga bata habang tinatanggap ang biyaya. Isang araw lumapit si Pedrin kay Mariel. Halatang may dinadalang bigat sa dibdib. Mariel, gusto ko lang humingi ng tawad. Simula ni Pedrin. Iniisip ko noon na nilayasan mo kami, patawarin mo ako. Pedrin, naiintindihan kita. Napakahirap ng mga oras niya yun para sa ating lahat. Sagot ni Mariel habang inahaplos ang braso ni Pedrin. Pinapatawad kita. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon, magkakasama. Sa bawat araw, patuloy ang pagbabalik ng sigla ni Mariel. Kasama ang kanyang mga kaibigan, unti-unting nawala ang masasakit na alaala. Si Padre Martin, ang bagong pare sa simbahan, ay madalas na nakikita sina Ernesto at ang kanyang grupo. Ernesto, halina't manalangin kayo sa loob ng simbahan. Anyaya ni Padre Martin isang umaga. Padre, madumi pong mga kasuotan namin. Sagot ni Ernesto, halatang nahihiya. Alam nyo, hindi mahalaga ang panlabas na anyo, Ernesto. Sagot ni Padre Martin na may ngiti. Ang mahalaga ay ang malinis na kalooban at ang debosyon ninyo para sa Panginoon. Lahat kayo ay laging welcome dito. Sa mga araw na lumipas, madalas makita si Ernesto at ang kanyang grupo na nananalangin sa simbahan. Ang kanilang debosyon ay hindi natitinag at ang pagmamahal sa isa't isa ay mas lalo pang tumibay. Ernesto, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin ha, sabi ni Mariel habang nananalangin sila sa altar. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Huwag mong isipin yun, Mariel, ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon, sagot ni Ernesto, puno ng pagmamahal at tapang. Habang lumalalim ang kanilang debosyon, mas lalo pang naging matatag ang kanilang samahan. Ang bawat panalangin ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa tulong ni Padre Martin at ng mga bagong programa ng gobyerno, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Padre Martin, salamat po sa inyong kabaitan, sabi ni Taba isang araw habang tinutulungan ang pare sa pag-aayos ng simbahan. Walang anuman, Taba, ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat, sagot ni Padre Martin na may ngiti. Sa uli na pagdesisyonan nila Ernesto na maglingkod na sa simbahan. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, nahanap nila ang kanilang bagong layunin at misyon sa buhay. Sinuportahan sila ni Padre Martin na lagi nandyan upang magbigay ng gabay at inspirasyon. Ernesto, Pedrin, Taba, Mariel, Minda, natutuwa akong makita kayong lahat na naglilingkod dito sa simbahan, sabi ni Padre Martin isang umaga matapos ang kanilang misa. Malaki ang natutulong ninyo, hindi lang sa simbahan kundi sa komunidad natin. Salamat po, Padre Martin. Kayo po kasi ang inspirasyon namin eh. Sagot ni Ernesto na may ngiti sa kanyang muka. Matapos ang seremonya sa simbahan, nagtatrabaho rin sila sa mga tindahan malapit sa simbahan. Naging maayos ang kanilang buhay. Puno ng kulay at sigla.
Sa loob ng simbahan may dalawang kwartong ibinigay sa kanila. Magkasama sa isang kwarto sina Ernesto, Pedring at Taba, habang sina Mariel at Minda naman ang magkasama sa isa. Isang gabi habang nag-uusap-usap ang grupo sa kanilang mga kwarto na puno ng saya at tawanan ng paligid. Ernesto, naalala mo ba nung una tayo nagkita? Tanong ni Pedring habang nakaiga sa kama. Akala ko noon hindi na tayo magtatagal bilang magkakaibigan eh. Pero ngayon tignan mo tayo. Oo nga Pedring, ang dami nating pinagdaanan pero nandito pa rin tayo magkakasama. Sagot ni Ernesto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Tama si Ernesto. Sabi ni Taba. Kayo ang naging pamilya ko. Salamat sa inyo. Samantala sa kabilang kwarto, nag-uusap sina Mariel at Minda. Mariel, kamusta ka na? Tanong ni Minda. Sana okay ka na talaga. Okay na ako Minda. Salamat sa inyo. Sagot ni Mariel. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang lahat ng ito kung wala kayo. Alam mo Mariel, ang tapang mo. Hindi lahat kaya ang mga pinagdaanan mo. Sabi ni Minda habang yakap si Mariel. Salamat Minda. Pero mas naging matapang ako dahil sa nandyan kayo para sa akin. Sagot ni Mariel na may luha sa kanyang mga mata, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas matibay pa ang kanilang samahan. Nagkaroon ng bagong pag-asa at direksyon ang kanilang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan nila na ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Isang araw habang naglilinis ng simbahan, lumapit si Padre Martin sa kanila. Mga bata, natutuwa akong makita ko kayong naglilingkod dito. Napakalaki ng pagbabago sa simbahan mula nang dumating kayo, sabi ni Padre Martin. Salamat po, Padre. Kayo po ang nagbigay sa amin ng inspirasyon at bagong pag-asa sa buhay, sagot ni Mariel. Masarap po sa pakiramdam na makatulong, dagdag ni Pedring. Para kaming nabigyan ng bagong buhay. Alam nyo, mahalaga ang inyong ginagawa, sabi ni Padre Martin. Hindi lang kayo nakakatulong sa simbahan kundi pati na rin sa buong komunidad. Patuloy lang kayong maglingkod at magtiwala sa Diyos. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, natutunan nila Ernesto at ng kanyang mga kaibigan na ang tunay na lakas ay nasa kanilang samahan at pananampalataya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang kanilang pagsusumikap at pag-asa. Sa tulong ng kanilang pananampalataya at pagkakaibigan, natutunan nila na ang tunay na lakas ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahalan at suporta sa isa't isa. At sa wakas, nahanap nila ang kanilang lugar sa mundo, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ernesto, tignan mo, sabi ni Mariel isang hapon habang magkasama silang naglilinis ng altar. Ang ganda na ng buhay natin ngayon, di ba? Oo Mariel, sobrang saya ko na magkakasama pa rin tayo, sagot ni Ernesto habang pinupunasan ang mga imahe ng mga santo. Wala nang makakapigil sa atin. Sa tulong ng Diyos, patuloy tayong magiging matatag, sabi ni Minda habang nag-aayos ng mga bulaklak sa gilid ng altar. Basta't magkasama tayo, walang imposible. Oo nga Minda, sabi ni Taba. Walang makakapigil sa atin basta't sama-sama tayo. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging masaya at makulay ang kanilang buhay. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa, sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang samahan ay naging simbolo ng pag-asa at pagmamahalan, hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi pati na rin sa buong komunidad. At sa uli, sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng buhay, ang pagmamahalan at pagtutulungan sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit gaano man kahirap ang buhay, basta't may pag-asa at pananampalataya, walang imposible.